Assalamualaikum warahmatullah, Mustaka Yujan mga boss. Papunta ako ngayon ng madrasa ng amo ko, yung school kung saan siya nagtuturo, para sunduin ko siya kasi alas 11:30 na. So ngayon, bago ako pumunta doon, may gusto akong ipakita sa inyo. Baka sakaling gusto nyo rin malaman, kasi dyan sa atin sa Pilipinas, bihira lang mayroon sasakyan na automatic. Kaya minsan kasi gusto natin mag-drive ng automatic. So wala tayong masakyan na automatic na sasakyan dyan sa atin, kasi bihira lang eh. Ang kadalasan lang na dinadrive natin dyan sa Pilipinas, manual. So yung lahat ng mga gustong mag-abroad dito para mag-drive, expected natin na ang sasakyan dito na pagdadrive natin is katulad din dyan sa atin sa Pilipinas. So hindi pala, lahat ng sasakyan dito automatic, basta kung family driver ka, kasi lahat ng mga service dito automatic yan, automatic transmission yan. Kaya nag-expect tayo na pagdating natin dito manual din. So hindi, katulad ko, nung nag-a-apply ako papunta dito, akala ko ganun din, manual transmission din. Hindi pala, dito pa ako natuto mag-drive ng ng automatic. Kasi yun ang expected ko eh. Akala ko, pag tinatanong ka sa agency, anong sasakyan dinadrive mo, di sabi natin manual transmission. So yun ang sinusulat nila. Pero hindi natin alam na pagdating natin dito, automatic pala yung dinadrive natin. Kaya yun, medyo nahirapan din ako ng konti. Konti lang, kasi marunong din naman ako mag-drive eh. Kaya may konting adjust lang doon sa mga papakita ko sa inyo yung mga dapat gawin, at saka yung paano mag-drive ng automatic transmission. So ito, ayan mga boss, ito yung loob ng sasakyan ko. Ayan, siyempre ang banal na Quran, kailangan din natin magbasa-basa yan para sa natin yan, relihiyon natin yan, kailangan natin yan sa bawat minuto, bawat oras, hindi natin makakalimutan yan. So ito na yung change gear natin, at saka ito pala Bix, kailangan laging handa tayo. Okay, ayan, kung sakaling sasakit ang ulo natin, mahihilo tayo sa daan. Ayan, at saka ito, kailangan din natin yan. Kung hindi tayo mahawak ng cellphone, ito yung hahawakan natin para yung oras natin hindi masayang. Ganun. So ayun, ito may nakasulat din dito eh. Ayan oh. So itong pin na ito, parking yan. O ngayon, naka-parking ako ngayon. Itong R, reverse. Itong N, neutral. Ayan, neutral yan. Yung D, dyan yung drive. Dito siya matatapat oh. Ito, dito siya matatapat. Pag D, ito, dito siya oh. Hahatakin yan dito. Dito siya matatapat. Yon, drive na yon. Aabante na yan. So ngayon, kasi naalala ko yung uncle ko, kasi tinanong niya ako kung paano mag-drive, kasi gusto rin niya mag-abroad. So ngayon, sabihin ko sa kanya, puntahan niya yung channel ko para mapanood niya. So ngayon, itong parking na ito, pag nakahinto ka na, ilagay mo na siya dito sa parking. Hindi na yan siya tatakbo pag nandiyan ka na. So ang yung sinasabi ko kanina na dapat talagang gawin o hindi dapat gawin, huwag na huwag natin gagawin na pag tumatakbo pa yung sasakyan, ilalagay na natin ito dito sa parking. Kasi automatic yan na magkakaroon ng sakit dun sa transmission natin. So ito naman, itong handbrake,
itong handbrake, bago natin bibitawan yung brake, kailangan naka-handbrake muna tayo, di ba? Nakahinto na. So nakahinto na tayo. Ilalagay na natin itong kambyo natin. Ilalagay na natin sa parking bago natin hatakin yung paa natin doon sa brake, doon sa preno. Hatakin muna natin ito, itong handbrake. Dahil yung gear doon sa loob ng makina, pag hinatak natin ito, wala nang gagalaw doon. Wala nang gagalaw hanggang sa transmission, wala nang gagalaw. Kapag naman naka-parking na tayo, nakalagay na natin sa parking, tapos yung paa natin doon sa preno, hinatak natin, tapos ito na nakalimutan natin, hindi natin na nahatak pataas, hindi natin nagamit yung handbrake. Ay yung lahat ng gear doon sa makina, gear dito sa transmission, gumagalaw yan. Paano pa ganyan siya, oh. So nagkakaroon din siya ng depekto doon sa transmission. Okay? So ganun 'yun. At saka dito naman sa ano, dito naman tayo sa pedal. Ayan, makikita ba? Ayan, oh. Makikita ba? Ito ang gasolina. Ito naman ang preno. Kasama din diyan yung preno, nandiyan din yung clutch natin. Automatic nga eh, automatic. Automatic nga pala. Yung preno natin, nandiyan din yung ano, yung clutch. So, kapag aalis tayo, ganyan. Yung sorry sa sapatos ko, ah, kasi yung sapatos ko na 'yan, araw-araw na 'yan, inaaraw-araw ko na 'yan. Bili ng amo ko 'yan eh. Kaya inaaraw-araw ko para makita niya araw-araw. So itong gasolina, ito yung preno. Ayan. Kapag aalis tayo, aapakan natin 'yan. Aapakan lang natin 'yan. Ganyan. Tapos ito naman yung change gear natin. Hahatakin natin sa ganyan, oh. Liter D, ayan. Aalis na 'yan, automatic na 'yan aalis. Ayan. So pag maalis ka, wala kang aapakan na clutch. Dito ka na lang, oh. Ayan, oh. Yung paa mo, hahatakin mo lang siya ng dahan-dahan. Hahatakin mo lang ng dahan-dahan ganun. Tapos yung sasakyan, automatic na yan na aabanti na yan. Automatic na aabanti na yan. So ito naman yung gasolina door natin. Apakan natin yan ng pakunti-kunti. Pahinahinay lang. Kayang-kaya na natin estimate yan. Estimate lang natin para yung estimate sa ano gasolina. Estimate din doon sa takbo ng sasakyan natin. So pag preno natin, ganun lang. Ibalik lang natin dyan. Tapos yung ano natin, yung change gear natin, wag natin gagalawin yan, hanggang dyan lang yan kung hindi tayo lalabas ng sasakyan. Ganun. Kasi pag lalabas tayo ng sasakyan, kailangan talaga ibalik natin doon sa parking, doon sa liter P, yung liter P na yan, oh. Pero yung ano, yung paa natin nandun pa rin, steady yan dyan sa may preno. Dyan sa may preno na yan. Pag mag-reverse tayo, mag-atras, ganyan lang. Apakan muna natin, yung unang apakan natin yung preno, ito. Apakan natin yung preno, tapos hahatakin na natin sa liter R. Ayan, oh, liter R. So, a-atras na yan. Ganyan. So ngayon, may langaw pa, oh. Nakapasok pa yung langaw. Ayaw ko talaga na may langaw sa loob. Kasi malay natin yung laki ng bunganga natin. Baka makapasok yung langaw sa... So ngayon, so bago tayo aalis, itong handbrake natin, i-post lang natin yan. I-post lang ganito. Ayan. Tapos ibaba natin. Kasi aalis din siya pero medyo mahirapan yung ano. Aalis din yung sasakyan pero mahirap lang.
kumbaga parang may pumipigil, pinipigil nung handbrake. Pero pag na ganyan, wala na, tuloy-tuloy na yan. So ayan o. Hindi. Maalis na tayo. Maatras na. Yung paa natin, hatakin lang natin ng dahan-dahan ganun. Kung masanay ka na, pwede mo naman ganun eh. Diretso mo nang tanggalin yung paa mo eh. Ganyan no. Pag tinanggal natin yung paa natin sa preno, sisiguraduhin natin na nandoon yung paa natin sa gasolinador. Kapag naman yung paa natin, aalisin natin sa gasolinador, make sure na yung paa mo nandoon sa preno, nakapatong doon sa preno, para automatic na kung pepreno ka, nandoon na siya. Wag mong gawin na yung paa mo aalisin mo sa gasolinador, ilagay mo siya dyan. Hindi talaga pwede yung ganun, kasi pag apiki yung ano, pag preno mo, ilalagay mo pa doon. Hindi, pag alisin mo yung paa mo doon sa gasolinador, automatic ilagay mo siya sa pedal ng preno natin. Kahit hindi tayo nagapreno, yung sasakyan tumatakbo nang mabilis, tumatakbo yung sasakyan, tapos yung ano natin, yung paa natin, o di kaya yung preno, yung gasolinador, binitawan natin para makahinga ng konti yung ano, konti yung makina habang tumatakbo. Kapag ganun ang gawin natin, pinapahinga natin yung makina ng mga 5 seconds, ilalagay din natin yung paa natin doon sa pedal ng preno. Para lahat, ready lahat. Ganun. Dito lang alipat-lipat niya yung kanan paa natin. Diyan lang palipat-lipat, hindi dito. Diyan lang sa dalawang pedal na yan. Diyan lang yung paa natin. So ngayon, atras na tayo. Apakan ko muna yung preno, apakan ko dyan. Ganyan. Tapos, ito naman, hahatakan ko siya. Itatapat ko siya doon sa R. Reverse. Ayan, atras na tayo. Pero bago tayo aalis, magdua muna tayo. Bismillah, tawakkal Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Okay. Abante na tayo para makatakbo na tayo. So yung ano, yung change gear natin, yung kambyara natin, itatapat natin doon sa liter D. Kasi ayan, hanggang dyan lang. Huwag natin dito hindi, kasi yung makina yan, yung na nga yung sinasabi ko kanina na hindi na natin yan kailangan. Dyan mo lang sa liter D. So aalis na tayo. So ganun pa rin yung paa natin sa ano, sa pedal. Tatanggalin natin yung paa natin dahan-dahan din. Dahan-dahan. Tapos pag natanggal na natin 'yan, diretso na natin doon sa gasolinahan. Dito sa pedal ng gasolina. Automatic aalis na nang mabagal lang. Saka pa yan tatakbo nang mabilis kung apakan natin itong gasolinador. Pero hindi natin bibiglayin 'yan. Konti lang yung ano lang, push lang ng konti. Push lang ng konti. Ganun lang. Okay, so ngayon aalis na tayo. So yung ano, itong handbrake, wag natin kakalimutan, ibababa natin 'yan. I-push lang natin dito. Ganyan. Tapos ayan. Nandiyan na sa liter din. So aalis na tayo ngayon. Ayan. Nakita niyo. Nandun pa yung paa ko sa ano, sa pedal ng preno, pero ano na, nakangat na siya. Pero umaalis na. Kita niyo? Wala, ayan oh. Umaalis na siya. Ganyan lang kabagal lang takbo niya pag wala na yung, pag hindi mo pa napakan yung ano, yung gasolinador. Pag ginapakan mo na yan, bibilis na siya ng konti. Oh, di ba? So, ganoon lang kasimple.
Yun mga boss, yung mga gustong mag-abroad para maging driver, family driver, panoorin nyo lang itong video ko na ito para may idea na kayo, para magkaroon na kayo ng idea kung paano mag-drive ng automatic. Kasi pag kapag nakapunta na kayo dito, automatic talaga na ganito yung sasakyan na masasakyan ninyo, magagamit din nyo automatic transmission. Tsaka dito sa pagda-drive, magbigayan tayo dito sa daan. At saka kailangan talaga sa driver ay disiplina sa pagda-drive, disiplina sa kapwa driver, disiplina sa daan. Huwag kalimutan ang rules dito sa daan para iwas disgrasya. So ito na yung madrasa na ano, ito na yung school ng amo ko na babae. Ito, ayan o, ang laki. Tapos ayan o, so habang hinihintay ko sila, dito lang ako sa ano, sa parkingan na ito. Hindi ko na yan sila sinusundo doon, alam na nila kung nasaan ako, kung saan ako nakaparking. So ngayon, shoutout sa mga nag-subscribe. Sana patuloy pa yung mag-subscribe sa atin para marami tayo dito sa bahay natin. Kapag marami, mas masaya. So hanggang dito lang muna mga boss. Ingat tayo palagi. Bye-bye.